Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang mahapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Alamin kung paano sumali sa ACS Leone. ACS Leone. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radio Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Visayas at Mindanao ang ating oras, 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag, kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue, dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado.
Narito na ang mga balansado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansado. Basta balita, DZ Arrange, balansado. Basta komentaryo, DZ Arrange, balansado. Balansado. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang ating mga balansyadong headlines. Kapatid ni dating Negros Oriental Governor Pride Tevez, inaresto ng CIDG. U.S. Secretary of State Blinken at DFA Secretary Manalo nag-usap tungkol sa pinakabagong marahas na pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Senado hiniling sa DFA ang detalyadong eksena sa pagsiklab ng tensyon sa Ayungin Shoal. Malacanang, wala pang ina-appoint na OIC ng DepEd. Korte Suprema nanawagan sa publiko na i-report sa email ang mga korap na hukom at abogado. Cleaners sa NAIA nagsauli ng $20,000 o halos 1.1 million pesos sa cash na nakasilid sa medyas. At pulis na nag-viral dahil sa panunutok ng baril sa Antipolo City, nasa restrictive custody na ng kanilang headquarters. At ngayon para sa detalye ng ating mga balita. Arestado si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tevez dahil sa pagkakasangkot sa mga aktibidad na may kinalaman sa terorismo. Sa initial na report, inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Pride sa Dumaguete City sa paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Law. Nagtakda naman ang korte ng 200,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Si Pride ay kapatid ni expelled Negros Oriental Representative Arnulfo Tevez Jr. na kapwa nasa listahan ng Top Most Wanted Persons o MWP sa provincial at regional level. Nag-usap sa telepono si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at U.S. Secretary of State Antony Blinken at tinalakay ang mga aksyon ng China sa South China Sea. Ginawa ng dalawa ang pag-uusap matapos ang insidente ng pangaharas ng China noong June 17 kung saan 700 Pilipino ang sugatan at may isang naputulan ng daliri. Ayon kay Blinken, nakasisira sa regional peace at stability ang mga pinaggagawa ng China at iginiit ang ironclad commitments ng US at Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Una rito sinabi ng China Coast Guard na binangga raw sila ng barko ng Pilipinas dahilan para kumprontahin daw nila ito. Hihiling ng full briefing ang Senado mula sa Department of Foreign Affairs o DFA ukol sa panibagong insidente sa pagitan ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ang kay Senate President Cheese Escudero, nababahala siya sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea kung saan sa pinakahuling insidente ay may nasaktang 7 Pilipino. Habang hindi pa umaarangkada ang hiling niyang full briefing, muling nanawagan si Escudero ng dialogo sa pagitan ng Philippine at China Chinese officials upang hindi na lumala pa ang tensyon sa rehiyon. Dagdag pa ni Escudero, hindi lang dapat malimita ang DFA sa paghahain ng diplomatic protest tuwing may nangyayari sa West Philippine Sea. Inudyukan din ni Escudero ang Armed Forces of the Philippines na humanap ng mga alternatibong paraan kung paano makapaghahatid ng supplies sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang ating oras, 17 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, binuhay ng isang national security expert ang mga panawagang pauwiin na sa bansa.
ang Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Professor Clarita Carlos, sa dating National Security Advisor ng Administrasyong Marcos, matagal na niyang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pabalikin na sa bansa si Flor Cruz. Paliwanag ni Carlos, ito ay isang magandang hakbang upang maipakita sa China ang damdamin ng Pilipinas sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. Ngunit sabi ni Carlos, advisor lamang daw siya at si Pangulong Marcos Jr. pa rin ang may final say sa kanyang munkahit. Pakinggan po natin si Professor Clarita Carlos. Ay, siguro tulad nyo, nanglalatang din ang aking damdamin. At matagal na, siguro 1.5 years ago na NSA pa ako, ay minungkahi ko na kay President Bongbong noon bilang NSA na talagang ibaba ang diplomatic relations natin sa China para maipakita sa kanya yung ating damdamin, no? Ibig sabihin, i-recall natin si Jaime Flor Cruz sa Beijing. Wow. Itong ambassador na to ay i-lower sa CDA in charge, no? Pero siyempre, advisor lang ako. So siguro, si President Marcos talaga ang mag-decision niya. At iyan po ang panayam ng DZRH kay Professor Clarita Carlos, dating National Security Advisor ng Administrasyong Marcos. Balansyado. Samantala, titiyakin ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources na nakakarating ang tulong ng gobyerno sa ating mga mangingisda na nahaharap sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Ay kay Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan, chairman ng komite, may ikipag-ugnayan sila sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para matulungan ang 385,000 na mangingisda na ang kabuhayan ay pangingisda sa area ng West Philippine Sea. Sa briefing ng BIFAR kay Yamsuan, plano ng ahensya na bumili ng 2 Monitor Control and Surveillance o MSC Patrol Vessels at 1 Food Boat para protektahan ang marine resources ng West Philippine Sea. Sa nalalapit ng budget season, sinabi ni Yamsuan na suportado niya ang dagdag na pondo ng BIFAR na may budget na 9.65 billion pesos ngayong 2024. DZRH. Balansyado. Dapat respetuhin ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na mag-resign sa kabinete kalihim ng Department of Education, DepEd, at co-vice chairperson ng LTF o NTF-LCAC para kay Senator Loren Legarda. Personal na desisyon ito ng pangalawang pangulo kaya dapat lang na respetuhin ito, lalo paan niya at wala naman itong binanggit na opisyal na dahilan sa kanyang pagbitiw sa naturang mga pwesto. Gate ni Legarda, marami pang ibang mahalaga at napapanahong usapin na dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, ayaw naman ng senadora na mag-speculate kung magiging membro na ng oposisyon na si VP Sara. Pakinggan po natin si Senator Loren Legarda. All respect her decision. And let's move on with other relevant things in our country. Let's respect it. It's her political, personal decision. I would not speculate on any possible effects on any working relation. As I said, we were all elected together. Let us respect the resignation as DepEd Secretary. She remains as the elected Vice President of the Republic of the Philippines. At yan po ang tinig ni Senator Loren Legarda. Samantala, wala pang itinalagang officer in charge sa Department of Education o DepEd. Ito ay kasunod ng pagbitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran. Ayon sa Malacanang, dahil sa July 19 pa epektibo ang resignation ni VP Sara, kaya wala pang itinatalagang kapalit nito. Sinabi naman ng DepEd at Office of the Vice President na hindi na sila tatanggap ng mga tanong tungkol sa resignation ni Duterte dahil nakafocus ito sa pagtitiyak ng proper transition sa susunod na Education Secretary.
Magpapatuloy pa rin ang implementasyon ng K-10 matatag curriculum ng Department of Education sa kabila ng pagbaba sa pwesto bilang kalihim ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Basic Education, dumaan sa masusing konsultasyon sa mga education stakeholder ang bagong curriculum na kasalukuyan ng iniimplementa. Kaugnay nito, nanawagan si Gatchalian sa mga liderato ng DepEd na manatili sana sila sa kanilang pwesto upang matiyak na maayos na maipapatupad ang proyekto ng kagawaran. Pakinggan po natin si Senator Sherwin Gatchalian. Marami pang programa, hindi lang yung K-10 matatag curriculum, yung mga anti-bullying policy natin, yung mental health policy natin, yung pagbabawas ng mga non-teaching responsibilities ng ating mga teacher. Marami na naumpisahan eh. Sana manatili yung mga USECs at ASECs para tuloy-tuloy yung pag-iimplementa nitong mga reforma. At yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian. Samantala, sinabi ni Gatchalian na mas maganda kung hindi politiko ang papalit na kalihim dahil hindi anya nararapat na mayroong political leanings ang sekretary ng Department of Education. Sa iba pang mga balita, lumitaw ang mga birthday greetings kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo ilang taon na ang nakalipas. Kumalat na sa pag-share ng netizen sa mga litrato ni Guo taong 2018 at 2017 kung saan binabati siya ng mga kaibigan tuwing August 31. Pinag-uusapan ito ngayon sa social media kung saan tawag kay Guo ng mga malalapit sa kanya ay Pretty Pig. Trending na naman si Guo dahil sa dokumentong inilabas ni Senator Sherwin Gatchalian ilang araw nakalipas na ang tunay na pangalan ni Guo ay Guo Huaping. Nakalagay pa sa dokumento na nakuha ni Gatchalian mula sa Board of Investments na ang birthday ni Guo Huaping ay August 31, 1990. Taliwas ay deklara nito na July 12, 1986 ang kanyang kaarawan. Daisy Arrange, balansado, balansado, balansado. Maglalabas pa ng mga karagdagang ebidensya si Senator Sherwin Gatchalian laban kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay tugon sa hamon ni Guo na kung sino ang nag-akusa ay siya ang magpapatunay. Ayon kay Gatchalian, huwag mag-alala si Mayor Guo dahil may mga dagdag pa silang ilalabas na ebidensya upang patunayan ang citizenship nito. Sabi ng senador, mayroon pa silang mga hawak na dokumento na direktang magpapatunay na hindi Pilipino si Guo at ang tunay na ina nito ay si Wen Yilin. Sa Martes, June 25, nakatakda ang muling pagdinig ng Senate Committee on Women and Children patungkol sa ni-raid na pogo sa Tarlac kung saan pinahaharap muli si Mayor Alice Guo. Daisy Arrange, balansado, balansado, balansado. 5:25 na po ng hapon, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda ang tulong ng pamahalaan para sa papalapit na panahon ng tag-ulan. Bagamat patuloy pang tinutugunan ng gobyerno ang epekto ng tagtuyot dulot ng nagdaang El Nino, siniguro ni Marcos na pinaghahandaan na rin ang kakailanganing tulong ng mga Pilipino na posibleng maapektuhan ng mga malalakas na pag-ulan at bagyo. Kaugnay nito, may sapat na pondo anya at supply ng pagkain para ipamahagi sa mga mangangailangan. Panoorin at pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong naman ay kailangan natin paghandaan ang tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Bagaman ang hiling natin ay wala nang maranasang pinsala o aberya sa panahong ito, nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad, nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. At yan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Daisy Arrange, balansado, balansado, balansado. Samantala, nanawagan ng Korte Suprema sa publiko na i-report sa pamamagitan ng kanilang email ang mga korap na hukom sa bansa. Ayon sa High Court, ang mga reklamo ay maaaring ipadala sa email address na integrity@judiciary.com.ph. Ipinahayag ng mataas na hukuman na ang tinutukoy na email address ay may direktang access kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Ang hakbang ay ginawa ng Supreme Court sa harap ng pagsuspindi sa isang judge sa Pasay at isa pang court officer dahil sa bribery. Daisy Arrange, balansado, balansado, balansado.
Nawalis ng isang airport cleaner sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 ang dalawang maruming medyas na may lamang 202 na pirasong dolyar na tig 100. Sa report ni RH6 Sherwin Alfaro, nawalis ng cleaner na si Rosalinda Celero mula sa ilalim ng mga upuan ng terminal ang medyas. Agad namang ibinigay ni Celero sa lost and found ng terminal ang 202 na pirasong dollar bill o humigit kumulang 1 million pesos. Nire-review na ng airport authorities ang CCTV footage para matukoy kung sino ang nakakaiwan ng maruming medyas na naglalaman ng dolyar. Nasa restrictive custody na ang police na nahuling bumunot ng baril sa isang road rage incident sa Antipolo sa Rizal. Sa panayam ng DZRH kay Police Colonel Felipe Maragun, hepe ng Rizal Provincial Police Office, sinabi niyang nasa kustodiya muna ng Morong Municipal Station ang patrolman na nakuna ng video at nag-viral sa social media. Bukod sa pagbunot ng baril, wala ring suot na uniforme ang police na nagalit dahil umano sa panggigit-git. Samantala, nagpapatuloy pang imbestigasyon sa nasabing police at patuloy rin silang nagipag-ugnayan sa nag-post ng video na si Willie Ruiz. At yan ang ating mga balansyadong balita dito lamang po sa ating programa DZRH Balansyado Live sa DZRH Radio at DZRH TV. Ako pong inyong kabalansyado, Miss Karen Oyo. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras sa 5:28. Galing-galing mo, Smartish washing paste ko. Pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax Wax. Kintab na to the max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Kaplu! Charm!
conditioner. With Stay Fresh technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng sandi pong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH-TV Matchpoint Season 3 tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH-TV. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Scene Zone Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered! Every Saturday, 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja. Lunes hanggang Biyernes. Alang Anthony Taberna at Jerry Baja ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman. Usapin sa pamahalaan. Ting oras sa 5:39. Balansadong issue. Nagbabalik po ang DZRH Balansyado Live dito po sa DZRH Radio at DZRH TV. At syempre sa lahat po ng mga nanunod at nakikinig, mga subscribers po no, ng iba't ibang cable channels all over the Philippines, magandang hapon po sa inyo. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa Sky Cable Channel 129, sa Signal Channel 18, sa Destiny Cable 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVC Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Syempre hindi po mawawala ang ating Facebook Live, naka-streaming na po tayo. Mag-iwan lang po ng inyong mga mensahe sa ating comment section. At syempre, sa ating YouTube channel, type nyo lang po DZRH TV. Ayan, so sa mga kababayan po natin, naramdam po, ayan po, ang pagbabalik po ng sigla ng industriya ng turismo. Aba, sa datos po ng Department of Tourism o DOT, lampas na daw po sa 2 milyon ang international visitors na bumisita sa bansa. Ito po inaitala po ng ahensya as of April 2024. So ibig sabihin po, expect natin ano, na as we speak po, dahil ngayon po ay buwan na po ng Hunyo, madadagdagan pa po ito. Ang naitalang tourism and receipts naman po, January 1 to March 31 po yan, ngayon taon, umabot ng 157.62 billion pesos. Ayan, o, estimated po na 120.70% po na recovery rate. Aba, ang taas nito, no? Kasi galing po tayo sa 130.59 billion pesos na tourism receipts. Ayan po, yun yung revenue, yung pumasok po nakita, dala po ng industriya ng turismo. Pero yung level po na kasi na ito is before the pandemic o nung 2019 po na itala. So napakalaking jump po talaga, no? At kasabay naman yan, ibinida din po ng DOT na noong 2023, last year po, may tinatayang 6.21 na milyong Pilipino naman po ang nagtatrabaho na bigyan ng empleyo sa industriya ng turismo. So whether it be sa mga resorts, sa mga hotels, hospitality business, ayan po, at iba-iba pa, tour guides, ayan po. So napakarami po nating mga kababayan na nagtatrabaho po at umaasa po sa industriya na ito. So kasama na rin po dyan, of course, ang mga hotels at restaurants sa buong bansa. At alamin natin kung nararamdaman po ba nila ang epekto na isiniwala at ng DOT na mga positive news. At syempre mga ginagawa ng isang grupo po ano, ng mga Hotel Sales and Marketing Association, na sila po ang HSMA, upang mas matulungan pa nila ang kanilang hanay na lumago. Syempre, sino ba naman ang ayaw ano, na kumita at makaambag sa ekonomiya ng bansa. So nasa linya na po natin. Actually,
parang suki na po natin din siya dito sa DZRH. Welcome back ang HSMA President and Group Commercial Director ng Mega World Hotels and Resorts, Ms. Lolet So. Ma'am Lolet, welcome back. Good afternoon, Karen. Thank you again for inviting us. It's so good to be back and see you. Yes. And see you as well. Suki na. Oo nga. Hi, Ma'am Lolet, and it's good to have you as well sa ating programa, pero ibang time slot naman po. Usually kasi nag-uusap tayo pag weekend, ngayon naman ay weekday tayo ngayon. Alright, so Ma'am Lolet, sa mga kaka-tune in lang po, at syempre, pakilala po muna natin siguro what is your group, ang Hotel Sales and Marketing Association. Kailan po kayo nagsimula, ilang taon na po running ang inyong grupo, and how many members do you have? Okay, ang Hotel Sales and Marketing Association ay matagal na, no? I think bata pa ako, meron ng HSMA, no? Wow. So, and I grew up already with the association. Opo. Mainly because itong association na to talaga, ito po ang nagiging takbuhan, no, ng mga hotels when it comes to revenue generating activities. Because nga, it's an association of sales and marketing. So we are here to, ang platform po talaga namin, no, HSMA, is really to educate, okay, and to inform our members and the industry, for that matter, of all the marketing trends at saka kung ano mga pwedeng nating, kumbaga, pwedeng pagkakitaan, no, sa hotel, no? Kasi nga, we are sales and marketing. Kami supposedly ang nagdadala ng pera at saka ng revenue sa mga hotels na sa hospitality industry. Yes. Ayan, so, we currently, Karen, we already have about 180 members. Wow. And it's growing. No? It's really growing. Mainly because napakadaming hotels na yung mga maliliit na mga properties, independently owned or locally owned, ang tawag namin dito, who really wants to be able to have a network, no, and connections, not only to government but also to corporate travel agents, yung ganun, para dumami rin yung kanilang network. So doon nakakatulong talaga ang association. Okay, so mukhang advance mag-isip si Ms. Lolet, na sagot na rin niya yung katanungan ko dapat, ano, na ano po ba yung layunin ng grupo. Maganda po, no, that you mentioned, Ms. Lolet, na you want to educate and of course to talk about marketing trends and how to earn. Of course, lahat ng business kailangan po yan, di ba, na kumita para naman po may mapasweldo at ma-develop pa rin po yung product o yung offerings nyo po. And at the same time, maganda rin po, no, na you're opening your doors to smaller hotels and groups and properties para they can have access to different networks and connections. Alright, so lumalabas po kasi, Ms. Lolet, sa datos na nabanggit ko kanina, well, these are very good and positive news, ano, nakakabawi na po ang tourism industry. So, good news po ito para sa lahat. Pero ang tanong po, sa inyo pong grupo, sa HSMA, sa inyong hanay, do you feel that the effect of those positive numbers that we've mentioned earlier? Oh, definitely, no. If I remember correctly, Karen, when we were talking before, naalala ko pandemic 'yon, 'di ba? Yes, yung nagsisimula pa lang magbukas, 'di ba? Yung banquet, maliliit ang mga social events, etc. From that time on until today, no, I can really say that, you know, the tourism industry or the hospitality industry, for that matter, is really growing and has really increased. No, I'm not saying at this point in time that it has surpassed pre-pandemic, but it is getting there. Okay. No? We can also say that there is inbound tourism or inbound travels coming in. Again, but it's not as much as pre-pandemic. Pero dumadating na. Yun ang maganda doon, eh. That's the good news, because nagsisimula na siya. Because again, most of the airlines are already flying back to the Philippines. Meron nga tayong mga airlines na nag-i-increase na ng frequency nila at saka capacity and load. Meron din tayong mga new markets na pumapasok na hindi namin nakikita noon, no? And
and hindi mawawala ang domestic tourism, yes. No? Mm-hmm. Yan ang maganda eh. Parang ang nangyayari is the local tourism is really becoming the backbone at the mm-hmm. moment and helping us to really recover. So parang nagiging base business namin siya, mm-hmm. and then ang inbound tourism habang pumapasok and it's starting to grow, meron. Mm-hmm. Meron kaming occupancy na nararamdaman sa loob ng hotels. Mm-hmm. Yes. So, of course, ang ating mga kababayan, nung hindi pa sila nakakalabas fully because of the pandemic, puro domestic, ano lang po muna tayo, tourism. Kaya naman po, we were kept afloat and we are very thankful for that. But now, nag-expand na yung market. May mga international tourists and travelers na. Miss Lolet, you mentioned new market. So, for the next question, sabi po kasi ng DOT, after the pandemic, and then, of course, there's the revenge travel, and then everybody is like, everything is like very accessible na po. At napapansin ko po rin po on a personal level na nagiging, kumbaga, abot kaya na ang pagta-travel. Hindi na lang po ito for the rich and the fabulous, di ba? It's a luxury for us noon. But ngayon, na-equalize na po. And then there are new preferences. And you've mentioned kanina, Ms. Lolet, may mga bagong markets that we haven't seen before. Can you tell us about this? And what are you doing, HSMA? What are you doing to be aligned with all of this new information that's coming in? Mm-mm. Well, when I say new markets, no, the traveling market right now, they really are looking for experiences, new experiences, no? Unlike before, pre-pandemic, I remember, pag sinabi mong travel, it's always about destination lang. Uh-oh. You know, you go Boracay, you go Palawan, etc. Ngayon, it's no longer that way, no? Now, they are really looking for new experiences. Mm. So, kaya nga nagkaroon na tayo ng glamping, di ba? Nagkaroon na ng adventure tourism and all of this. Because now, I guess because the travelers are also getting very young, no, younger at that. So they're more adventurous. They want to be able to try new destinations. Mm-hmm. They also want to try new culinary experiences. Yes. And all of that. So talagang ano na, mas wide na, no, yung preferences ng mga travelers ngayon. So I would really say that us in HSMA, what are we doing about it? Mm-hmm. We're obviously catering also our offers towards that market. Mm-hmm. So when I say that type of market, it's both. We have international travelers coming in mainly for experiential tourism. Mm-hmm. And then we also have domestic travelers who also want this kind of experience. So us, the hotels, our members, we also have to cater to these kinds of experiences. So dati, it was just, you know, bed and breakfast, buffet breakfast, okay na. Ngayon, hindi. We have to be very dynamic and creative in creating our offers. Mm-hmm. So, meron kami, dati spa lang. Ngayon, hindi na lang spa. Kailangan meron kang mga treatments na kasama, hindi lang masahe. So, these are the things that we do to make it, I guess, more attractive to the new market and to the younger market who are also the traveling market that we really want to bring into our properties. So again, you know, Karen, ngayon ang sinasabi ko, mas dynamic talaga ang market. Hindi na siya the usual traditional business or leisure market lang. Ngayon meron na ring tinatawag nila is biz leisure. Ibig sabihin, they're here for business and then a few days they go on leisure. Wow. Yung mga ganon ba? So, very creative na. So, please take note, Ms. Lolet said, nagiging younger na, wow, ang market. And of course, they have also access na rin to spend. Meron silang pera, di ba? So, willing sila to try new adventures. Alright, so, yes. Kailangan open tayo sa lahat ng klaseng mga clients and customers, yan, of all ages and markets. Alright, so ang pag-aaral naman po, Ms. Lolet, tuloy-tuloy yan, di po ba? And yung pag-empower sa mga miyembro natin and mga stakeholders na rin sa industriya. Kasi when you help the hotels and the restaurants, you also help the other stakeholders within the tourism industry. Magkaakibat po yan lahat kayo eh. So, ano po, ang pagdaraos po ninyo ng second HSMA
Sales and Marketing Summit. This is one of your biggest events during this year, ano po. Pero ang una po muna ng tanong, what is the purpose of this summit? Ano ba yung layunin ng summit na to, Ms. Lolet? Okay. Ang layunin ng summit, actually, as I said, no, HSMA here is always to educate. And that has always been our vision. So when we say educate, this summit will be able to help our sales and marketing professionals and even our general managers and even our investors or stakeholders to be able to plan better. So in the summit, they will be able to really be informed of the market trends, airline outlook, ano ang mangyayari sa industriya ng airline, which highly impacts the hospitality sector. And then we also have distribution. Ito naman yung online, no? Because everybody is really going into online. Go ahead, ma'am. So apart from that, obviously, part of that is human resource, no? Yung mga taong who wants to build a career in the hospitality industry. And so many other topics that will help them to plan and navigate until end of the year and also for next year. Ito talaga yung main goal ng summit. It's to help industry practitioners, especially sales and marketing, how to be able to plan and see what they can do for their respective properties. Para bang guide, you know. Yes. Kasi alam mo, in a month or 2 months time, people will already be doing their business plan at saka marketing plan for next year. So this is our way of giving back to our members and non-members for that matter, that we are here to always give information. And this is what the summit is all about. Oo, ang aga naman pala magplano, no? So, tama. Aga talaga kami magplano. Oo, totoo yan. Advance mag-isip ang HSM at mga members niya. Miss Lolet, ano ba yung mga highlights naman for this year's summit? This is the second time. So, what will be the difference dun sa unang ating HSMA Sales and Marketing Summit? And then, ano yung mga highlights na aabangan dapat? Okay. Ang highlights na aabangan dito is, although we also had this last year, but very important, no? Which is the economic outlook. Yung economic outlook, which impacts the hospitality and tourism industry. That is one of the highlights of the summit. The other highlight is also the airline outlook. As I said earlier, we did not have this last year, but it's good because Philippine Airlines is supporting us on this one, and they're going to give us an outlook of how the airline industry is also looking for the next 6 months of the year and also next year. Very much impacted talaga ang industriya ng hospitality at turismo when it comes to, you know, airline. Kasi that is a mode of transportation para makarating sa bansa natin, no? So, yun yung aming isang highlight. And the other one is also the online, no? You know, we're flying people in from Europe and the Americas to join us, yung aming panelists and speakers, just to be able to give us talaga the trends on the online world, no? Online industry and distribution. Napakalawak ng online marketing and digital marketing and online distribution. And we feel that Philippines is not even there yet. No? Parang we are still, you know, developing it, wherein the other countries overseas are so much into it, napaka-advanced na. So that's the reason why we're flying in some partners to join us for the summit and really talk about the trends that are happening globally, and more importantly, the best practices na ginagawa nila to be able to encourage bookings through the online channel. Wow, exciting, yeah. Ms. Lolet. Alright, so marami na siguro ang nagtatanong, sino po ba ang pwedeng sumama? Sino po ba ang pwedeng lumahok at mag-participate sa second HSMA Sales and Marketing Summit? Actually, this will really benefit tourism, okay? Any tourism practitioner or any tourism who wants to join
our industry eventually. So pag sinabi ko yun, pwede ring estudyante, mm-hmm. pwede ring, you know, pero this is really meant for the members. First mm-hmm. and foremost yan, for the members. Pero we have opened our summit, same as last year, to the non-members. Why? Because we feel that we really want to be able to have impact in mm-hmm. the industry, to help our industry. And the way to best to help the industry is always to better educate and inform mm-hmm. Our tourism and hospitality colleagues. Mm-hmm. So technically, any sales and marketing professional is definitely welcome to join us. Mm-hmm. Okay, so please tell us when and where and what should we maybe prepare, bring, aside from ourselves, uh-uh. Shepherd, our enthusiasm uh-uh. and our curiosity? Okay, this is going, Karen, this is going to happen on June 27. Napakalapit na po. Oo nga. We're about 7-8 days away. Oo. Yeah. So we're also excited about it. This is going to happen on June 27, mm-hmm. on Thursday. This is from 8:30 in the morning until 6:30 in the evening mm-hmm. at the Marriott, at the Manila Ballroom of the Manila Marriott Hotel mm-hmm. in Newport City. Okay. So, and the rates of our non-members is 4,800. Mm-hmm. For members, of course, mas mababa, 3,800. Mm-hmm. So napakaliit na halaga for all the things mm-hmm. that you're going to learn in 8 hours. Wow. Definitely. Okay, so that's June 27. All right, malapit na, ilang tulog na lang. But if we have any questions, Miss Lolet, may mga gusto pong magtanong, may mga karagdagang impormasyon that they want to ask, saan kayo pwedeng makontak? Okay, you can reach out to our secretariat, okay? Mm-hmm. Our website is hsma.org.ph. Mm-hmm. Doon po tayo pwedeng tumingin ng information about the summit. Mm-hmm. Our contact numbers are also there. We also have a Facebook page, mm-hmm. okay? It's Hotel Sales and Marketing Association. That's the HSMA page that we have in Facebook and Instagram as well. Mm-hmm. So yun po, hsma.org.ph. hsma.org.ph, and you just type Hotel yes. Sales and Marketing Association para sa Facebook page. Ayan. So Miss Lolet, good luck po. Karen, you know, all they have to do is just type in HSMA yeah. Summit in Google, you can find it immediately. Lalabas na siya. Oo. Alright, so thank you for the technology. Ayan, online, madali na pong mahanap ang mga bagay-bagay. Miss Lolet, ano Totoo, po ang yan. Inyong message sa mga nanonood at nakikinig ngayon live sa atin sa DZRH? Okay. Ang unang message ko, please always support the hospitality industry. Instead na magbakasyon po kayo abroad, okay, overseas, marami pong hotels or resorts dito sa loob ng Pilipinas. Please support the local tourism mm-hmm. Because marami po kayong natutulungang pamilya pag ginagawa ninyo yan. Mm-hmm. Secondly, mm-hmm. Please join us in the HSMA Summit. As said, no, it's going to be on June 27 at the Marriott Hotel Manila. So mm-hmm. please join us and support always HSMA. Same way that Karen, you're always supporting us. Maraming salamat. Maraming salamat din, Miss Lolet, and I hope to see you again soon. Ayan, good luck po sa inyo and have a great evening na po. Ang bilis ng oras. Miss Lolet, thank you very much. Thank you, Karen. Maraming salamat. At yan po si Ms. Lolet Saw, HSMA President and Group Commercial Director ng Mega World Hotels and Resorts. Ayan, don't forget, June 27 po sa Marriott Hotel. Ayan po ang kanilang second HSMA Hotel Sales and Marketing Association Sales and Marketing Summit. Oh, kasabay po yun ang aliwan namin ah. Alright, 6:01 na po. Mga kaibigan, maraming salamat po sa HSMA and kay Sir Mark ng MG Group or PR Group. Ayan, thank you very much, Sir Mark. Ingat po kayo. Alright, we'll be right back after a very short break. Ang ating oras, 6:01. Festival presented by Primo Mariano.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Balansadong isyu. Mamaya po, kakausapin naman po natin, as promised, ayan po, ang isang mambabatas tungkol po sa pagbibitiw po ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, at ano na ba ang aasahan po natin na makalipas ito. Ayan po, dapat pala ay MG Asia Public Relations. Yan po ang pangalan po, ayan, ng grupo ni na Sir Mark and Miss Gemma. Mabuhay po kayong dalawa, Sir Mark and Miss Gemma ng MG Asia Public Relations. Ayan. So, ingat-ingat po sa mga papauwi na po dahil it's a past 6 o'clock na po ng gabi. Ayan, uwian na! Yahoo! Alright, so mamaya-maya po ay kakausapin po natin si Congresswoman Franz Castro. Pero bago po yan, reports po muna tayo. Sino ba ang ready na po sa mga reports? Okay, unahin natin ang report ni Noche Cacas, Chief PNP General Marbil, nakatakdang bumisita sa dalawang sugatang pulis sa engkwentro sa isang akyat bahay sa Las Piñas. RH27 Noche Cacas, ibalita mo yan, Noche. Okay, inihintay na lang yung pagdating ni Chief PNP General Marbil dito sa isang pribadong hospital sa barangay sa lungsod ng Las Piñas. Kasunod ito sa nangyaring na engkwentro nga kanina ng tanghali, kung saan dalawang pulis ang sugatan at dito dinala sa Las Piñas sa Doctors Hospital. Dumating na rin na dito ang Southern Police District Director at si Brigadier General Leon Victor Rosete at para alalayan yung si PNP Chief General Marvin. So, napatid na hugasan itong dalawang pulis na Sir Sergeant Panton at mag-iitong si Pulis Dr. Sergeant Lopez sa nangyaring na ikwentro at nasawi yung suspect na akyat na bahay ng matunugan ng mga nagrorondang pulis sa batay na rin doon sa tulong sa saklolo ng isang biktima na sa Philippine retired Philippine Navy na naagawan ng baril dito sa may bahagi ng Olivares sa Gibara sa barangay Manoyodos. Ang inkwentro, Ms. Kay, ay nangyari sa loob mismo ng Gatkanyan subdivision at tumakbo yung pulis patapos sa yung suspect patapos na agawan ng baril yung biktima. At mabuti na lang, Ms. Kay, patulong ng nagrorunda ng pulis. Kaya ito yung nakagandahan na dito, Ms. Kay, dahil yung pulis na present sa pinaikting, yung pulis present ng Southern Police District. Kaya agad na-respondihan. At mabuti na lang yung suspect, hindi nang hostage doon nung pumasok sa loob ng bahay, isang kainan.
at pumasok ng pinalabas ng may-ari ng kainan. Lumabas naman yung suspect, ngunit nung paglabas niya, hindi niya na malayan na nandoon yung dalawang pulis. Kaya agad niyang pinaputukan yung dalawang pulis na sila, Master Sergeant Lopez at Master Sergeant Panton. So sa ngayon ay ito, nakaready na yung last niya sa PNP para alalayan itong pagbisita ng Chief PNP sa dalawang sugatan na pulis dito sa Las Piñas sa Doctor's Hospital. Ayan muna ang ating update mula sa kanalan sa Pilipinas sa DCRA. Ako si Nolte Kakasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. DCRA, balansyado. Samantala, paglaganap ng mga Peking birth certificate, paiimbestigahan sa Senado ayon kay Senator Win Gatchalian. RH28 Raymond at Paas, ibalita mo yan, Raymond. Ms. K, paiimbestigahan ni Senator Win Gatchalian ang paglipan ng mga Peking birth certificates. Ginagamit ito ng mga may masasamang loob at mga dayuhan na pang makakuha ng mga government-issued ID, palusutan ng mga immigration laws at gumawa ng krimen sa pamagitan ng Senate Resolution Number 1053. Naniniwala si Gatchalian na may sindikato na nasa likod ng paglipan ng mga Peking birth certificates at ang pangabuso sa late registration system. Kasunod ito ng kontrobersiya sa birth certificate ni Bambantarlac Mayor Alice Guo. Walang government record, birth or marriage certificate na nagpapatunay sa pagkatao ni Amelia Leal na sinasabing kanyang nanay at nasa kanyang birth certificate. Bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means, ay may mga investigasyon ng ginawa ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration at Philippine Statistics Authority dahil sa mga Peking birth certificate. Sa report ng PSA, may 308 na mga Peking birth certificate na ginamit ng mga Pinoy at Taiwan mula Enero hanggang Setyembre ng nakaraang taon, habang ang DFA napigilan na ang mahigit na 100 mga dayuhan na gumagamit ng mga Peking birth certificate upang makakuha ng Philippine passport. Nagpahayag naman ang pagkabahala ng Bureau of Immigration sa mga overstaying na mga dayuhan at gumagawa ng paraan upang makakuha ng mga government documents upang magpanggap na sila ay mga Pinoy. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advance. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado. Balansyadong isyu. Pag-usapan po natin ang issue ng edukasyon. Nasa linya na po natin si Congresswoman Franz Castro, Deputy Minority Leader ng ACT Teachers Party List. Magandang hapon po, Congressman Franz Castro. Magandang hapon, Ms. Karen, at sa inyong mga taga-subaybay dyan sa iyong programang Balansyado. Mm-hmm. Magandang hapon po, Kong. Pinag-usapan po simula kahapon pa, mainit-init talagang issue ang pagbitiw po ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim po ng DepEd. Sa inyo pong opinion, ano po ba ang magiging impact po nito sa buong kagawaran po ng ating edukasyon? Well, sa amin naman nakikita nating positibo ito, no, para magbigay ng daan kay Presidente Marcos Jr. na nararapat na kalihim ng Department of Education, dahil kami para sa amin sa mahigit na 2 taon ay walang significant na pagbabago sa Department of Education in terms of dun sa malaking problema natin na kinreate ng pandemic. Ito yung education crisis, no? At ngayon nga, lumalala pa yung sitwasyon dahil nga sa mga latest na mga international test ay talagang nasa hulihan pa rin tayo. Mm-hmm. Kaya yun, yung performance. Number 2, bilang kalihim ng edukasyon, dapat alam niya na yung perennial na problema ng ating ng edukasyon, yung perennial na problema ay katulad halimbawa ng kakulangan ng teachers, kakulangan ng mga seats ng ng classroom, etc., ay palaki ng palaki, patuloy pa rin.
mukhang hindi nagamit niya yung kanyang influensya bilang VP na rin ano, at the same time Secretary of Education, para kahit papaano sa loob ng isang ng dalawang taon ay mabawasan itong mga kakulangan na ito. Kasi katulad nung last year, 2,000 lang yung na-create ng mga classrooms, 160,000 plus yung kailangan nating mga classroom at mga pangangailangan natin sa teachers at saka sa mga education support personnel. Mm-hmm. In terms of curriculum, well, hindi pa niya natapos, no? Panahon pa ito ni ng dating Eduk Secretary Briones, yung evaluation assessment ng K-12 program. Tapos nag-implement siya ng pilot testing. Oo, ng pilot testing nung tinatawag niyang matatag curriculum na sa 31 schools sa ilang mga year level lang. Pero with that to come up with the assessment pa rin, ano. So hindi pa rin. So maraming ano, no, mga hindi natapos. May mga katulad niya, yung matatag curriculum, tapos nag-resign siya in favor of, so syempre yung pangarap niya na mabuo yung political ano niya, no, party para sa 2025 tsaka 2028. Doon namin nakikita yung sa mas malalim na analysis, no, yung sa pagre-resign ni Vice President Sara Duterte as secretary. Mm-hmm. Ni isa po bang accomplishment, wala po kayong nakikita under her leadership po? Well, marami or hati yung opinion ng mga teachers, yung pagkapatanggal niya ng mga decoration sa mga walls ng mga estudyante, no, sa mga walls sa classroom. At ito, siyempre may mga ano naman, memo naman na nalabas sa panahon niya, pero siyempre hindi naman niya effort ito nung mga USEC niya sa kasama ng mga teachers, no. Tapos ito sa panahon niya na isang batas natin yung pagpapataas ng chalk allowance o yung tinatawag nating kabalikat sa pagtuturo law, no. Pero hindi naman na siya umattend doon sa signing, no, ceremonial signing, no. So talagang ano, very hindi siya warm doon sa pagsuporta sa mga teachers, lalo na doon sa kanilang mga benefits, and even doon sa usapin ng salary. Although sinasabi niya supportive siya, pero we cannot see sincerity doon sa sinasabi niya. Okay, so hindi nararamdaman ng mga teachers, ika nga, sa in your opinion, ano, Congresswoman Franz Castro. Yes. All right. Tama. Oo, tama ka rin. Na-interview po namin kasi kahapon, grupo ng mga teachers, TDC, sila Sir Benjo Basas, and then another interview from another lawmaker, si Senator Coco Pimentel, if I'm not mistaken. Pareho po kasi sila nung requirements ng dapat na papalit na bagong kalihim. They said, una, number one, hindi dapat po politician. Pangalawa, he or she should be a good manager. Tapos, pangatlo po, ay dapat ay galing po o kahit pa paano po ay medyo na-expose po siya sa akademya or educator po siya. Do you agree with these requirements or criteria, Congressman Franz Castro? Yes, oo. I agree naman doon sa mga criteria na binanggit mo, no, kay Senator Coco at kay Benjo. Ang dagdag ko lang doon, ano, dapat hindi na naman gawin ng posisyon sa pagtatalaga for political accommodation. Diba? So, marami kasing tinatalaga dahil lang sa natulungan sa kandidatura, yung mga gano'n, na hindi naman talaga nakikita yung qualification or fitness doon sa trabaho. So, maraming ganyan. Kahit sa mga USEC, 'di ba? Napansin natin 'yan sa mga pagdinig sa mga Kongres, sa mga hearing sa Kongreso, ang daming mga unfit na mga USEC and ASEC, at lalo na ito sa secretary, dapat wag magtatalaga talaga ng unfit. Tama 'yun, ano, dapat ay kundi man at least educator, ay malalim yung may bit-bit na solusyon para sa pagresolba ng mga education crisis. Kasi parang ano nga, no, low-facing yung pag-solve ng mga problema sa edukasyon. Well, of course, hindi naman to primarily trabaho lang ng
secretary, meron din pananagutan dito syempre ang presidente. Mm-hmm. Diba? So ini-ensure niya talaga na itong mga problemang ito ay nagagampanan. Kung hindi, mm-hmm, ay dapat na talaga na ma-ensure niya na talagang ma-monitor. Mm-hmm. So yun din naman ang aming mga qualification. Siyempre, may pagmamahal talaga sa mga teachers. Mm, okay. Pero as of now, wala pa pong umuugong na pangalan, wala pa pong balita ni OIC, wala pa po. How sensitive po ba Congresswoman Franz Castro yung posisyon na to? Dahil sabi nga po nila, ang edukasyon po ay napakalaking responsibilidad po because we are forming, we are, kumbaga, paano ba, hinahanda natin yung ating kinabukasan through the education of the children today. So, ano po ba ang, I mean, the timeline, kailan po ba dapat? Well, napakalaking ahensya ang Department of Education and to think na malaki din yung, alam, meron diyang 30 million na mga estudyante, di ba? Itong more or less 30 million, ang mga teachers naman, saka education support personnel, more or less ay 1 million. Mm. Kaya talagang malaki yung magiging responsibilidad. Dapat magaling na manager itong magiging secretary. At ito, na parang na-weirduhan lang ako kasi parang hindi naman gaano nag-comment si Presidente doon sa pagkaka-resign. Although sinabi ng PCO na tinanggap naman daw ni Presidente. Yes, pero immediately sana, no, tama ka Karen, napakahalaga talaga nitong education services at education sector, no, itong departamento. Sana man lang, ano, no, ngayon, kahapon, or hanggang bukas, magtalaga na si Presidente man lang, ng kahit na OIC. May mga nakikita ako na mga USEC niya na meron namang kakayahan, no? Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Nakikita ko kasi ito sa mga engagement namin sa mga hearings. Opo. At talagang ano, no, nanggaling talaga sa education sector. Mm. At may ano talaga, mahabang expertise mula sa teacher yan hanggang sa naging USEC. Kaya talagang kahit man lang OIC, no, para mag-oversee ng mga nangyayari sa DepEd. Mm-hmm. Kasi kailangan magpatuloy ang departamento, no, man lang doon sa kanila. And lalong-lalo na ngayon, Karen, no, magkakaroon na after ng SONA, darating na naman ang usapin tungkol sa budget. Mm-hmm. No, sino magtitimon niyan, no, sinong magbabastonero niyan, nagsasabi, "Oh, gawin na natin 'tong mga 'to," 'di ba? Mm-hmm. So may pangangailangan talaga na magtalaga ng OIC kung namamili pa talaga ng talagang full-fledged na magiging secretary, president. Mm-hmm. Alright, so isa na rin po dito siguro sa urgent concern, malapit na po ang pasukan at marami pong mga paghahanda rin na kailangan pong isaalang-alang po dyan. Ano ba sa tingin ninyo ang mga dapat po na paghandaan po habang wala pa po tayong kalihim na nakaupo sa DepEd? Well, correct ka dyan, ano, Karen. Ano ba yung mga pwedeng paghandaan dyan? Well, dapat yung preparedness ng mga infrastructure natin. Mm-hmm. When we say infrastructure, yung mga classrooms, yung mga seats, yung mga textbooks. Opo. Dapat yung textbooks, mga a week before, nasa mga bata na yan, di ba? Mm-hmm. Kompleto na ba yung ating mga textbooks? Mm-hmm. Di ba? Tapos, eto, darating ang tag-ulan. Ngayon, nagiging tag-ulan na nga. Ano yung mga precautionary measures? Baka wala na naman, paulit-ulit na naman yung problema natin ng baha, tapos suspension of classes, so hindi natin alam talaga how fit yung mga classroom natin. Maraming mga classroom, nalimutan ko lang yung data, no, kung Opo. Ilan yung mga dapat na rehabilitate, mm-hmm, no, yung mga rehabilitation ng mga classrooms and schools. Mm-hmm. So yun yung dapat na paghandaan, na tuloy-tuloy naman yung enrollment, kasi nakita ko, mm-hmm, naman sa mga schools na ma-monitor ko naman, mm-hmm, yung enrollment, no. Ito nga, may mga usapin pa nga sa Committee on Basic Education, kaugnay pa rin ng curriculum. Itutuloy ba itong pilot testing nitong matatag curriculum ba? Ano na ba yung gagawin dyan? Diba? So, hindi na natin alam. Hindi natin alam kung anong gagawin. Pero mukhang, sabi po ng Senado, sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian, he's the chairman ng Senate Committee on Basic Education, mukhang itutuloy ang implementasyon ng K-10 matatag curriculum, Kong, ano? So
as of now, yan po yung impormasyon na lumabas po at na narinig po natin. So we will see nga po. Alright, Congresswoman, maraming salamat po sa inyo pong pag-share ng inyong saloobin po ano tungkol sa issue na ito, dahil alam po namin na napakalapit po sa inyong puso ang edukasyon. Of course, sa mga teachers, kasi nga, yeah. Act Teachers Party List, of course. Di ba? Para sa kapakanan ng mga guro at ng mga estudyante at edukasyon. Any message po sa mga guro, mga estudyante at sa buong kagawaran po ng edukasyon? Well, thank you, Karen. Ano, sa ating mga teachers, alam ko nag-enjoy kayo ng inyong 30 days uninterrupted. Wow! Education, no? Well, habang ganoon, dapat na paghahandaan din natin yung susunod na... Meron pa sila, Karen, ano, another 30 days naman. May mga gagawing activity pero voluntary. So, happy vacation po. Sana po mapaghandaan natin yung susunod na school year 2024 to 2025. Ayun, at hihintayin natin ang kung sino po ang uupo at magtitimon at magiging kumbaga leader po sa ating kagawaran ng edukasyon. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Have a great evening po, ma'am. Thank you, Karen. Good evening. You're welcome po, ma'am. Yan po si Congresswoman Franz Castro ng Act Teachers Party List. 6:23 na po, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. This time check. Tingnan nyo, oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. PCS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Alamin kung paano sumali sa ACS Illiones! ACS Illiones! Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Nati. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Let us unbox MX3 Capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. Two capsules daily with healthy diet and exercise. MX3, tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Contingent number 12! Iloilo!
presented by Viva Mariano! Viva! Viva! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday, 12 noon, kasama ang yung showbiz angel Andra 628. Balansadong balita. Report muna ni Edniel Parosa, Philippine Navy inatasan ng mga tauhang huwag maunang magpaputok sa West Philippine Sea. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Okay, mandato ng hukbong dagat ng Pilipinas sa mga tropa nitong huwag magpaputok ng baril sa West Philippine Sea. Maliban na lang kung ito ay para sa self-defense. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, hindi autorisado ang paggamit ng pwersa sa misyon. Depende sa panuri o judgment ng lokal na commander sa karagatan. Sa panayam ng Defense Force Corps, sinabi ni Trinidad na may stulang itinutulak ng China at Pilipinas na maunang magpaputok resulta ng tinawag nitong barbaric o marahas na aksyon ng nasabing bansa sa inaagaw nitong teritoryo. Patunay umarito ang pagdadala ng China Coast Guard ng missile boat para harangin ang Rory mission ng AFP, pero hindi naman ito ginagamit. Pakinggan natin si Commodore Trinidad. So regardless yung malaki o maliit, it's all missile boats. Ang tanong is, hindi naman ito ginagamit. Because this will never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan yan. Sa kabila nito, tiniyak ng tagapagsalita ng Philippine Navy na may niluluto silang adjustment o pagbabago para maprotektahan ang mga Pinoy sa itutuloy pa rin resupply mission. Sa nabalam na nore ng AFP, isang suntalo ang naputulan ng daliri habang anim pang iba ang nasaktan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. DZRH, balansado, balansado, balansado. Samantala, Caraga Region tumanggap ng halos 160 million pesos na tulong pinansyal mula sa Office of the President. RH14, Let Narciso, ibalita mo yan, Ms. Let. Aabot sa halos 160 milyon pesos ang ipinamahaging financial assistance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lalawigang bumubuo sa Caraga Region. Nabigyan ng higit 12 milyon pesos ang provincial government ng Surigao del Sur, habang 50 milyon pesos naman sa Agusan del Sur. Nasa halos 47 milyon pesos naman ang ipinaabot nitong tulong pinansyal sa Butuan City, mahigit 28 milyon pesos sa Agusan del Norte, 10.5 milyon pesos sa Surigao del Norte at 10 milyong piso sa Dinagat Islands. Ang nasabing halaga ay maaaring gamitin ng mga pamahalaang panlalawigan para mabigyan ng tulong ang kanilang mga residente na labis na naapektuhan ng tagtuyot.
Ayon sa Pangulo, nasa halos 700 milyon ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa Caraga Region. Batay sa datos, naapektuhan ang 15% ng kabuuang populasyon at 30% ng kabuhayan, kung saan tinayang nasa halos 3,700 na mga magsasaka at mangisda ang apektado. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Letner Siso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Letner Siso. DZRH, balansyado, balansyado, balansyado. Mga kasunduan, para mas madali makapasok ang mga agri-products ng Pilipinas sa Japan, pinarerepaso RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Dapat repasuhin ang Philippines-Japan Economic Agreement para mabawasan kung hindi man tuluyang maalis ang taripang ipinapataw sa agricultural products ng Pilipinas na ibinibenta sa Japan. Ang apel ay ginawa ni House Speaker Martin Romualdez sa meeting nito sa mga mambabatas ng Japan na bahagi ng Philippines-Japan Parliamentarians Friendship Society sa pamunuan ni Chairman Hiroshi Moriyama, isang miyembro ng House of Councilors National Diet sa Parliamentary Building ng Japan. Umasa si Romualdez na ang gagawing pagrepaso ay magpapaganda sa termino ng mga produktong agrikultural ng Pilipinas, partikular na ang saging. Ang kay Romualdez, bumaba ang market share ng saging ng Pilipinas sa Japan sa 78% mula sa dating 80%. Nais ng Pilipinas na maparami pang agricultural products ng Pilipinas na naibibenta sa Japan, na isa sa pinakamalaking importer ng agricultural products sa buong mundo. Ang target ay makapag-export ang Pilipinas sa Japan ng isda at mga tropical fruits gaya ng pinya, abokado, mangga, durian, mangustin at okra. Kinikilala rin ng House Speaker ang kahalagahan ng Japan sa Pilipinas na ikalawa sa pinakamalaking trade partner ng bansa at pangunahing pinanggagalingan ng ODA, Official Development Assistance. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Mildred Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Uy, tawag na po sa 0998-568-9094 para manalo po ng instant 500 pesos sa ating DZRH Malakash promo. Sagutin lamang pong katanungan, ano pong radio station na magse-celebrate ng 85 years this coming July 15. Kaya tawag na po sa 0998-568-9094. Call now! DZRH 85th Anniversary Countdown. Uy, narinig nyo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan, ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit-lapit na, ayan, ang engranding pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa sa panibagong yugto ng ating himpilan. Sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. About 25 days na lang at muli tayong magsasama-sama sa 85 sa isang adhikain, sa isang tungkulin, sa masama tayo, Pilipino. Para po sa DZRH, ako si Karen O. Yong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At may winner na po ba tayo? Meron na! Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Hello po, sir. Ano pong pangalan nila? Elik Sherbo po. Elik Sherba. Tama po ba? Sherbo po, Sherbo. Ah, Sherbo. Ayan. Mga taga Pangasinan po. Oo, yun ang tatanungin ko dapat. Advance ka mag-isip. Ang galing mo. Natulaan mo agad. Isa ka mahuhula. Pero eto ang tanong. Tingnan natin kung kayong mahulaan. Ano pong radio station na magse-celebrate ng 85 years? DZRH, ma'am. Ayun, hindi na kailangan hulaan. Ano, sir? Alam niyo na po talaga yan. Lagi po kami nakikinig simula umaga pa po. Wow, thank you po. Saan po kayo sa Pangasinan, sir? Bingmalay po, ma'am. Ah, sa Bingmalay. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan. Sa Bingmalay, Pangasinan. Congratulations po, sir. Po. Okay. Ayan po sa mga taga Pangasinan, sa Bingmalay, Pangasinan, magandang hapon ay magandang gabi po. At syempre, congratulations sa ating winner. Susunod na po ang dos compañeras. Nako, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa DZRH Balansyado. Hanggang bukas po, magkarinigan tayo. At syempre, ang kanilang topic po na pinadala ni Attorney Cam Cheryl Adami Molina, ano ang mangyayari kung ang isang tao ay diniklarang
persona non grata. Nako, hindi na kayo mapunta ng koronyan. At sa Malacasya promo po ang tanong, ano ang tawag sa taong hindi welcome sa isang lugar? Ewan ko. Ayan, alamin po sa susunod na programa, yan po ang dos kumpanyera sa Attorney Rina Seco at Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At sa inyo po lahat, maraming maraming salamat. Ako po si Miss O, Miss Karen O. Yong, sa ngalan po ng aking partner na si Henry Uri at sa lahat ng buo-buo ng DZRH Balansyado. Magkita-kita tayong ulit bukas para po sa ating Friday edition ng DZRH Balansyado. Dito lang po sa DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bye! Ang balitang ito ay hatid